Beshhh, welcome back to my channel. So for today's video ngayon ay June 13, 8 AM in the morning. So I'm a very morning person na nitong mga nakaraang araw. So aga-aga ko na lagi nagigising. So ngayon nagvlog ako dahil may pupuntahan tayo. Ngayon ay may dental appointment ako. So finally, makakapag-adjust na tayo ng ating braces. So isa rin tong vlog na to regarding sa aking braces journey. So basta mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga kailangan nyong malaman. Tapos ayan, ngayon nag-aantay lang ako ng oras kasi may kasama ako and mamaya makikita nyo kung sino yung kasama ko. And one of the reason din kung bakit ako nag-vlog ngayon kasi gusto ko i-document yung paglabas ko, pagsakay ko ng public transport during this new normal, kineme. So ayan, super mahirap na kinakabahan kasi underage ako, wala akong quarantine pass. Pero may mga ID naman ako na feel ko naman e valid. So, yeah. Okay, so, siguro mga 5 minutes tapos lalabas na ako ng subdivision namin. Update ko kayo later. So, dito na tayo sa labas. Nakakahili. Ganyan muna natin. So, may face mask ako. Just to be safe. Kaya talaga mag-vlog sa ano, labas. So, i-update ko kayo later. Bye-bye. Moments later. So kami sa labas ng clinic, yung aga-aga namin. Nakakahiya kasi along the highway siya, ang dami nakatingin sa akin. Eh kasi, akala ko kasi Pilipina time. Kaya, naririnig nyo ba ako? Kaya akala ko, sakto lang yung alis namin. So, ayun si Pok. Bukas naman siya, kaso pwede yata siyang pwede na pumasok dyan. Oh, pwede naman. 9 naman na eh. Ayan, kasi appointment namin 10 AM. And ang oras ngayon ay 8:45 AM. So, napakaaga namin. So, ayan. Okay na yung maaga kaysa naman malate at mawala ng kaya talaga. Dami kasi tao eh. So, ayan. I-update ko kayo mamaya. Okay, mga ka-beshi, tamang antay lang kami dito sa kung saan man. Kasi hindi pa pwedeng pumasok sa loob ng clinic kasi may tao pa sa loob. And super aga kasi talaga namin. Kaya tamang antay kami tuloy. Kailangan kasi talaga eksaktong alas G's. So, ox lang. Busy ang lola mo. So, ayan. Ito yung color ng bracket ko ngayon. Kulay red. Hindi ko pa alam kung ano ilalagay kong color late. Ilalagay ko, ako maglalagay. So, ayan. I-update ko kay mamaya. One eternity later. Beshhh, so ayan, welcome again. And ayan, kaka-uwi ko lang. Kakagising ko lang actually. So kasi hindi na ako nakapag-update kanina pag-uwi yung pag-uwi ko dahil super antok ko. Dahil nga super aga namin pumunta doon.
So, sobrang excited ko magpa-adjust ng race. Napaaga yung pagpunta namin. And yan, nag-antay pa tuloy kami ng more than an hour doon. Naghanap-hanap kami na may stayan. So, ayan na nga. dito ko na ikikwento or sasabihin yung mga reasons behind ng aking braces. Kasi a lot of you guys are asking kung bakit daw ako nagpa-install pa ng braces. E maayos naman daw yung ngipin ko and such. Ganyan. Syempre, alam nyo naman, konting kibo nyo, may mga nasasabi ang mga tao. So, syempre, hindi naman din natin hawak dahil hindi naman natin lahat sila ma-please. So, ayan. Dito ko na sasabihin. So, before ako nag-brace, ito yung face ko, yung itsura ko, yan. And kung mapapansin nyo, super pangahan talaga kasi ako. Pangahan naman talaga ako since before, since birth, ganyan. Dahil pinaglihi nga ako ni mother kay Tony Gonzaga. Di ba mapanga siya? So, ayan. Kaya ako mapangahan. And yan, kung mapapansin nyo sa picture na yan, parang akong nakalunok. Parang may candy sa ganito ko. Parang nakaganyan ako. Yan, ganyan. Tapos, napansin ko, nung simula nag-brace ako, umimpis yung ditong part ko. Ayan, kung napapansin nyo ba. May biggest changes na nangyari sa regarding dun. So, ayan na. Nag-brace ako. Siyempre, pag bago ka naman magpa-brace, may check-up na nagaganap. So, siyempre, nag-check-up ako, nag-pa-x-ray. Tapos, edi, ayun nga. Akala ko din before, walang masyadong problema. Pero, ang major concern ko talaga, ba't ako nag-brace, is that, nagki-click kasi lagi yung jaw ko. Kasi, yun pala, kaya pala siya lagi nagki-click. Kasi, yung bite ko, tagilid. Yung, ayan na. Yan, tagilid. Dapat daw, ganyan. Ito yung dapat nakagat ko. Pero akin, ganyan. Medyo tagilid siya, kaya siya nagkukos ng pag-click ng jaw. Eh, dito yun, yung masakit. Pag inagano na ang uya, nagki-click talaga siya. Eh, nang nakakatakot dun, pag na agapan, magkakaroon ng lockjaw. Eh, one time, muntikan na akong malockjaw dahil sobrang hikab yata yun. Nag-click siya ng bonggang-bongga. Eh, masakit kasi yun, guys. Kaya, isinangguni ko na. And, isa pa, yung concern ko din, kasi yung front tip ko, eto, yan. Nakaganyan siya. Parang ganyan. Di siya pantay. So, eto, maglalagay ako ng picture. Ayan. Sa mga previous vlog ko, yung para sa mga kabeshi natin dyan, since nung nag-start akong mag-YouTube, alam nyo yan, and mapapansin nyo yan minsan sa video ko na yan. So, magbaliktanaw kayo kung gusto nyong makita talaga mo yung estado ng ngipin ko before pa akong mag-brace. So, ayun nga, parang ang pangit niya kasi tignan sa video. Kasi, syempre, pag mga ganyan video, ako, personally, ang tinitingnan ko talaga, bibig. So, ibig sabihin, pansin na pansin yung ngipin ko. So, pangit. Pati minsan sa photoshoot ko, before na wala pa akong brace, ang pangit niya tignan kapag lalo na kapag close up. Kasi kitang-kita yung ngipin na gano'n na hindi pantay yung front teeth ko. Tapos, ayan, marami din akong sabi ni Doc, ha? Marami din ako mga ngipin na hindi maganda yung pagkaka-align. And guess what, guys? Akala ko before walang sira yung ngipin ko, ganyan, maayos lahat ng ngipin ko, pero hindi. Meron akong kailangan nga ipasta na 17 teeth. Pero imagine mo yung 17 teeth na kailangan ipasta kasi nga may mga sira or something ganyan. Siguro sa front, hindi nyo lang nakikita, pero sa loob-loob, meron siyang sira, ganun. So, ayan, pinakakinakatawa kasi nga medyo umiimpis na yung ganito ko. Sabi nga ng mga tita ko, kung nagpapapayat daw ba ako or what, kasi nga naliit nga daw yung ganito ko. Sabi ko, epekto lang yan nung sa brace kasi parang umiimpis siya every time na nag-a-adjust. Kaya, ayan, parang medyo nawawala na yung pagkapanga ko. May panga pa naman, pero hindi na siya ganun ka-bulk, kagaya ng yung picture na yan. Parang minsan ang pangit din pala tignan. Parang akong nakalunok lagi ng may... Parang nakaganyan lagi ako. So, ayun na nga. Ano pa ba yung mga sinabi ni Doc sa akin? Ayun, tapos din, mali din yung bite ko nga. May mga iba't ibang klase ng maling bite. So, yung akin ay deep bite. Kumbaga, ayun no, ang layo ng pagkakagat ko. Hindi siya yung tama or yung dapat na itsura ng bite ng isang tao. So, ayan.
Bali pang ano, pang apat na beses na adjust ko na to. Simula, nagpakabit kasi ako nito December 7, 2019, last year lang. Tapos, pang-apat na adjust ko to since more than 2-3 months by lockdown. Hindi ako nakalabas. So, ngayon na lang ulit, na-adjust siya. So, medyo naninibago siya ngayon dahil, syempre nga, medyo sumikip siya. After ng 3 months na, ano, na no, walang galaw-galaw. Ngayon na-adjust siya, na-impis na naman siya. So, masakit. Tapos, ano, yung experience ko naman, kung doon sa mga nagtatanong kung masakit daw, ganyan, masakit daw ba magpa-install ng brace, hindi siya masakit during nung, ano, nung pag-i-install. Ang masakit lang doon, yung antagal mong nakanganga, girl. Parang ganyan ka lang all the time, all throughout the process. Kasi syempre, paano makakabitan ng ano, diba, kung hindi ka nganga. And kasi may nakalagay na something dito, parang, ano ba yun? Basta nakabukang-buka ng ganun yung bibig mo that time. Yun lang yung masakit, nakakata ganito. Kasi matutuyo yan, tapos parang namamalat ganyan. Pero yung habang nagkakabit naman ng bracket, wala namang masakit na feeling, ganyan. And ayan, kung nagtatanong naman kayo sa presyo, ang total price nitong brace ko ay 45,000. And syempre may down nung una, may down payment na 4,000 and then 800 yata yung bayad sa X-ray. Sa ibang clinic ako nagpa-X-ray. Pero dapat kumingi muna kayo ng ano sa kanila ng ano tawag doon? Nang basta ng letter na kailangan magpa-X-ray. Tapos edi ayun. Pagka nung araw na 'yon, nakabitan na agad ako ganyan, and the following months, every month na may 1,000 na ano bayad para sa adjustment and such. Yung clinic ko pala ay sa ano, pangalan niya ay Giban Dental Clinic. So, shout out. Char. Hindi naman to sponsor, pero yun, Giban Dental Clinic. Yun ay, ang branch nila ay dalawa. Meron sa Molino and sa Panampaan, Bacoor. So, yung ano, clinic ko, ako may-ari. Yung clinic na, yan ako, is dun sa Panampaan branch. So, medyo malayo siya. Pero, carry lang bills. Kasi ilang at saka ilang din naman simula dito sa amin. Yeah. And ayun, ano pa ba yung mga frequently asked? Kasi maraming nang babash-bash dyan kayo eh. Maraming. Pero ngayon, alam nyo guys, ng first 3 months nung pagka-install ng brace ko, napansin ko agad yung changes sa front teeth ko. So medyo pantay na siya. Yan. Ito. Yan. Medyo pantay na silang dalawa. Kasi dati, ito, nakaloob to. Nahawakan ko na. Malinis mo yung kamay ko. Medyo dati kasi ito paloob. Ito, itong yun na to. Paloob siya. Tapos ngayon, medyo pantay na silang. Ayan! So, ayan, ang dami ko pang kailangan papastahan. Hindi pa ako nakakompleto. Hindi ko pa napapapastahan lahat yun. And Makati kasi sa bulsa. And by the way guys, bali kasi regalo to ng aking Toti Myra. Thank you so much for my Christmas gift. Yan, regalo niya sa akin to nung Pasko. Siya yung nag-down and ako yung nagpapatuloy ng monthly. Nagbibigay din siya minsan, si Papa naman din minsan, ganyan. And yeah, pero hindi kami mayaman ha. Ano lang kami, nasa average family, yung estado namin sa buhay, tamang nakakakain ng 3 beses sa isang araw, ganyan. Pero hindi kami mayaman, okay. Sakto lang. Saktong namumuhay. Mga simpleng mamamayan. Ganun. So, ayan, I think nasagot ko naman na yung mga questions, yung mga frequently asked question nyo regarding sa aking brace. So, kung may mga tanong pa kayo na hindi ko nasabi or may mga gusto pa kayong malaman regarding dito, comment nyo na lang yan sa comment section para mabasa ko. And I promise sasagutin ko yun. So, ayun. Dito ko na i-end yung vlog. Please do subscribe if you haven't already. Leave this video thumbs up. And, ayun nga. Kung may tanong kayo, mag-comment na lang kayo. So, again, thank you so much for watching. See you on my next vlog.